In this video, i-share ko sa iyo about the things that you need to do once na na-monetize ang YouTube channel mo. The task that I'm talking about is yung pag-i-enable ng mga ads sa YouTube videos mo. Mag-login ka sa YouTube channel mo, and then dito sa YouTube Studio, click mo yan. Dito sa left side, click mo yung videos. So makikita mo yung monetization na column, dollar sign naka-off. I-on mo yung monetization, and then done, click done. Nandyan lahat ng ads. So, lahat ng box ng type of ads, i-click mo. Overlay ads, sponsored cards, skippable and non-skippable. And then, location of videos. May check na yung before, during. And then, i-check mo din yung after video or post-roll ads. And then, click save. And then, balik ka sa videos. Tapos, i-on mo isa-isa lahat ng dollar sign dun sa monetization. So, lahat ng videos mo from recent up to the oldest, i-on mo lahat ng dollar sign. So, makikita mo dito na yung video mo na walang problema, walang copyright, walang bad words, usually naka-green siya. Yun yung standard. Meaning to say, lahat ng types of ads magra-run doon sa video mo. Pero kapag yung video mo may konting problem, usually yung dollar sign naging yellow. Meaning limited lang yung ads na pwedeng mag-roll habang nagbe-play yung video mo. Kagaya nitong video ko about anti-terror bill, because of the word terror, naging yellow yung dollar sign. Quick tip lang dito sa pag-on ng dollar sign, no, sa monetization. Pwede naman yung first video mo lang ang pasukin mo para i-check mo yung mga box doon ng types of ads, no. Tapos the rest per video, doon na lang sa column ng monetization ang i-on mo ang dollar sign. Pero para mas safe, i-advise ko na lahat ng video mo pasukin mo. Nangyari kasi dito yan sa aking SSS video. Dito sa monetization column, naka-on naman yung dollar sign, pero wala nagpi-play na ads. Tapos, nung pinasok ko yung video mismo, hindi pala naka-check yung mga box. Kaya pala walang nagra-run na ads. So, mas safe nga na pasukin mo talaga yung video para makita mo na yung mga checkbox ng ads naka-on. Kasi sayang naman yung possible revenue mo dyan. So, matrabaho talaga yung pag-on ng dollar sign kapag na-monetize ka na nga. No? Pero syempre, pag hindi mo naman i-on yon, hindi naman din siya magiging automatic. Kaya pagkatsagaan mo talaga. And then, after mo ma-on yung dollar sign ng mga videos mo, scroll down mo, punta ka dito sa monetization. I-click mo yung tab ng supers. And then, click get started. Para yan sa pag-live stream. I-fill up mo yan sa baba. So, yan yung full name mo. Yung email address. Company name, kung individual ka, NA mo lang yan. And then, i-check mo yung agreement. And then, accept.
after mo ma-accomplish yung form doon sa supers, makikita mo dito sa upper right, naka-enable na yung super chat mo, saka yung super stickers. Quick tip pa pala, kapag yung videos mo 8 minutes above, lahat ng types of ads magro-roll habang nagpe-play yung video. Pero kapag below 8 minutes, usually sa start and end lang ng ads, nagro-roll. Just like dito sa akin, yung video ko na galing nito, 12 minutes. Lahat ng ads oh, may check. Naka-block. Ayan o. Oh. Pero dito sa video ko na ito, 2 minutes lang and 23 seconds, overlay, sponsored, skippable, and non-skippable ads lang nakalagay. May info, sabi niya, only videos longer than 8 minutes are eligible for ads during video. So advisable talaga yun na yung video natin is 8 minutes above yung length. Pero syempre, di naman natin pwedeng i-force video natin. So yun yung mga tasks mo once na monetize ka para mag-start na mag-earn ng revenue yung YouTube channel mo. So good luck sa channel mo. Okay, kung may natutunan ka sa video to, please click the circle to subscribe to my channel and this rectangle to watch my other videos. Pa-click na din ang bell notification para updated ka sa mga next uploads ko. See you next time. Bye.